Sa ngayon po, ang nilalaruan naming club is dito sa Muntinlupa, APR. Ang meaning niya po is Alliance Pigeons Racer. Yung APR kasi nagsimula siya year 2013. Pero yung pagiging coordinator ko dito, siguro year 2018, year 2019. Nakikita nila na mas maayos magpalaro, mas transparent sila sa lahat ng nangyayari dun sa loob ng club. So lahat ipinapakita nila kung paano magpakain ng ibon, kung paano mag-release, kung ismash siya, binababa ang ibon o iniintay magkaaraw bago i-release yung ibon. Depende na ho sa club eh. Depende na rin sa mga player kung saan nila gustong maglaro. So ang APR naman hindi naman namin hinihikayat or sinisiraan ng ibang club na para pumunta sa amin. So bahala na doon si player kung saan mo gustong magpalaro. Paano magpa-member ang isang newbie? So ang una kasi iba-iba eh. Minsan meron nagda-direct sa mga coordinator para magpusukat. Yung iba naman po nagda-direct po sa headquarters namin. Tapos ang ginagawa po ng club, kanya-kanya pong area yan na nagsusukat. So si club, dadalin sa amin si player pag area namin. Bawa, example, Muntinlupa po kami. Sa akin dadalin yung player, then pupuntahan po namin yon bawat area po. So ang APR po hindi po mapapayag na hindi ga puntahan ng coordinator. Kailangan pitikan talaga sila ng GPS para sure yung coordinates nila is tama. Actually, yung pagpamamember, kahit isang ibon, dalawang ibon, or tatlong ibon, may kulungan, miski nga wala pang ibon, mag-uumpisa ka pa lang eh, pwede namin siyang sukatan, pwede namin gawin yon. So, yung pagpapagawa naman ng loop, pwede naman later na lang yun eh. Wala namang sinasabi na kung wala kang ibon, kung wala kang kulungan, hindi ka pwedeng magsukatan. Ang pagiging coordinator po kasi, nung una kasi, hindi ko gusto eh. Kasi mas gusto kong maging player eh. Tinanggap ko na rin eh. Yung pagiging coordinator, mas kailangan ma-assist kami dun sa mga player. Kasi nanggaling din kami dun sa mga previous na ibang club na naglalaro kami na yung coordinator hindi nag-aasikaso sa mga player. Parang ako kasi tinuring ko ng isang trabaho to eh. Kumbaga, pag inisip mo na isang trabaho to, na pumapasok doon sa utak mo na kailangan asikasuhin mo sila. Lahat ng update, lahat ng kailangan tanong nila, masagot mo. Yes, lumalaro rin po ako. Yun ang kagandahan po sa APR. Kami naman po is, yung katulad po ng sinabi ko, transparent, ang nag-i-sticker sa amin, mga driver and convoyer po. Hindi pwede kami yung mag-i-sticker sa mismong ibon namin. Yun din po yung isang kagandahan. Kailangan din po namin i-video yung mga ibon namin pagka ini-stickeran siya para as in, kung malalo kami, walang question. Kasi laging sinasabi pagka ang coordinator is nanalo, is nandaya. Yung mga player na paano ko sila ihikayatin? Siguro dito na lang sila sa pag-iibon. Kasi mas masaya eh. Iba yung nararamdaman mo pagka nag-iibon ka, lalo pag Linggo, pauwian, mag-chat-chat kayo, magme-message kayo. At isa pa, pag may nag-champion, yun yung pinakamasaya eh. Pag may nag-champion sa area namin. Yun lang man yung hangad ko dito sa group namin na every season kailangan meron mag-champion, may mag-super set. Yun yung hinahangad ko lagi dito sa area ko. Halimbawa, may mga nag-aaway dito sa mga grupo namin. Mas pinipili namin na pag-usapan lang sila lang. Namamagitan na rin naman yung club para pag-usapin sila. So kung about lang din sa ibon, sa dayaan, andyan naman yung club para ayusin yung problema. Ang kahalagahan naman po ng isang club, yung mga player po, hindi na sila napupunta dun sa ibang bisyo. Para po dun sa mga taga Muntinlupa, kung gusto nyo po magpa-member, pumunta po kayo dito sa loading station ko at i-schedule ko po kayo. At makakaasa naman po kayo na mas maganda po ang magiging mga palaro ko, mas secure, mas maayos, at mas magandang palaro po. Salamat Karirista, mula sa FEI, Rapidab, the Panzer's Choice.